Hello! Welcome and welcome back to Filipino Success! Natanggap mo na ba ang iyong Christmas bonus at napag-isipan mo na ba kung saan mo ito ilalaan? Bago pa maglahong parang bula ang iyong 13-month pay nang hindi mo namamalayan, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang tips paano i-manage ang matagal mong hinintay na Christmas bonus. Tuwing Pasko, maraming pera ang mga tao dahil sa tradisyon nating mga Pilipino na pinaglalaanan talaga natin ito at marami ang nakakatanggap sa atin ng aginaldo mula sa ating mga trabaho kung ikaw ay isang empleyado. At dahil nga unti-unti nang nakaka-recover ang ating ekonomiya pagkatapos ng mahigit 2 taong pandemya, isa sa mga kinasasabikan natin ay ang paggasta ng pera lalong higit ang Christmas shopping. Pero teka muna, bago mo pa i-justify ang pag-ubos sa iyong 13-month pay, baka gusto mong malaman paano mo ma-maximize ang perang ito at tumagal sa iyong mga kamay ng mahabang panahon. Pero bago ko ibahagi sa iyo ang mga mahalagang aral kung saan mo ilalaan ang iyong 13-month pay, isa sa mga paraan para mas tumagal ito ay ang pag-like sa ating video. Subscribe ka na din, i-click ang notification bell para wala kang miss out sa mga bago nating uploads. Kaya kung ready ka na, let's go! Number 1. Pay your debts. Di ba masarap sa pakiramdam na mabawasan ang iyong isipin sa pagbabayad ng utang? Bayaran mo ang mga utang na may mataas na interes at mataas ang late payment fee. Maglaan ng ilang bahagi ng iyong 13-month pay para dito. Sa iba, mas prefer nila ubusin ang kanilang utang kahit wala nang matira sa kanilang bonus. Pero kung gusto mo din namang i-enjoy ang pinaghirapan mo, okay lang na magtira ka para sa iyong sarili. Pero sikapin mong bawasan ang iyong bayarin. Pag nagawa mo yan, you're off to a good start. Number 2, invest in yourself. Lagi mong isipin na isa sa pinakamahalagang investment ay ang iyong sarili. Hindi masamang gumastos ng ilang part ng iyong Christmas bonus sa iyong personal growth. Maghanap ka ng mga courses o libro na maaari mong magamit to enhance your knowledge and skills. Malaki ang nagagawa ng professional improvement na maaaring mag-open ng mas maraming opportunities para sa iyo sa hinaharap. Isa ding paraan to invest in yourself ay ang life insurance plan. May mga investment-linked life insurance funds na available para mas ma-maximize mo ang benefits mula sa iyong investment. Sa mga ganitong insurance, you can make the most of your earning potential na maumpisahan mo ang iyong journey towards financial freedom. Number 3. Build your emergency fund. Isa sa mga mahirap gawin lalo na ng pangkaraniwang empleyado dahil sa maliit na sahod ang pag-build ng emergency fund. Sa isang ordinaryong tao, ang pagsisave ay hindi madali lalo sa kanya lahat ng gastusin sa bahay. Ang emergency fund ang magsisilbing safety net mo at magiging protection mo sa mga panahong hindi tiyak tulad ng karamdaman, aksidente, mga natural calamities tulad ng baha, bagyo, lindol, sunog, name them. Kapag may emergency fund ka, mas panatag kang harapin ang mga ito. Sa extra Christmas bonus, subukan mong magtabi kahit konti para dito. Mag-open ka ng isang savings account na dedicated lamang sa emergency fund. Iyong accessible sa panahong kailangan mo. Kalaunan, maaari mo itong dagdagan hanggang sa mabuo mo ang at least 3 months mong sahod na maaari kang masustain kahit walang pumapasok na income. Number 4. Explore investment opportunities. Pagdating sa investments, marami kang mga options na maaaring umpisahan. Ang maganda sa investments ay kahit na zero knowledge ka, maaari ka pa ding mag-invest. Hindi mahalaga kung batikan ka o beginner, ang mahalaga ay inaaral mo ang investment na papasukin mo. Maaari mong gawing options for investments ang mutual funds and money market funds. Eventually, makikita mo ang investment na match sa risk appetite mo kung ikaw man ay conservative, moderate, o aggressive investor. Tandaan, i-invest mo lamang ang perang afford mong mawala sa'yo. Number 5. Prepare for retirement. Iniisip mo bang masyado ka pang bata para mag-prepare for retirement? Not really. As early as now, dapat pinaplano mo na ito. Hindi ba masarap isipin na may enjoy mo ang pinaghirapan mo habang malakas ka pa? Sabihin na nating regalo mo ito para sa hard work mo. Hindi mo nagugustuhin mag-travel kung mahina na ang tuhod mo, di ba? Mas masarap pa ding i-enjoy ang mga bagay na ito habang kaya mo pa.
Research shows na 80% ng mga Filipinos na ang edad ay malapit na sa retirement age ay hindi financially prepared para mag-retire. Sana'y huwag nating hayaan na mapasama tayo sa 80% na yun. Ang yearly bonus at 13-month pay na hinintay mo ng buong taon ay maaaring maglaho sa isang iglap lang kung hindi ka magiging matalino kung saan mo ito ilalaan. Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon kung saan mo ito gagastusin dahil ang lifestyle inflation ay madalas nangyayari kapag ang tao ay kumita ng mas malaki at gumagastos din ng mas malaki. Lagi mong isipin na hindi masamang i-treat ang sarili once in a while. Pero kung marunong kang mag-manage ng pera mo, hindi baga treat na din yon sa iyong future self? In summary, ang limang paraan paano i-manage ang iyong Christmas bonus ay: Number 1, pay your debts. Number 2, invest in yourself. Number 3, build your emergency fund. Number 4, explore investment opportunities. At number 5, prepare for retirement. Kaya kung nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y may natutunan ka. Subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y umaman ka.